Hello guys, mayroon tayong motor dito na nabili ng ating customer. Pinapaayos sa atin at gagamitin daw niya sa bukid. May bigan, mukhang matagal itong na-stop at hindi siya umandar, mga ibigan. Check natin kung ano yung kanyang problema. Yung motor na ito, mga ibigan, ay Skygo 110 yata ito, mga ibigan, at hindi siya umandar. So kung paano natin sisimulan yung pag-diagnose ng kanyang sira, mga ibigan, unahin natin sa kanyang ignition. Punta tayo sa ignition. Ito, mga ibigan, yung kanyang ignition. Kailangan to nag-i-spark pag tinadyakan mo yung kanyang kick starter. So check natin kung nag-i-spark. So mga kaibigan, ay wala na siyang susi. So nakarekta na siya. Check natin kung nag-i-spark. Yung mga kaibigan, at walang spark yung kanyang ignition. Ibig sabihin, mayroon siyang sira sa kanyang electrical. Yun guys, paano natin malalaman kung ano yung sira niya? Mag-start tayo dito, mga kaibigan, sa kanyang stator. Check natin yung wirings niya. Pag ganitong, mga kaibigan, yung kanyang wirings ay di primary to. Mayroon siyang stripe black, stripe na blue, white blue, yellow, saka white, saka green. Mga kaibigan, pag mayroong ganito yung tinotroubleshoot nyo na motor, stripe na red and black, the primary yan, mga kaibigan. So pag the primary, mga kaibigan, yung power ng under nito nung gagaling dito sa may stator, sa may primary, mga kaibigan. Yan. So ayan guys, tatanggalin natin tong red and black na to. Yan, maluwag lang siya. Tapos ikikik natin, tapos didikit natin dito. Check natin kung nag-spark. So ayan guys, wala siyang spark sa kanyang primary coil. Wire to, mga kaibigan, ng primary coil. Kailangan pag dinikit mo dito sa bakal, tapos tinadyakan mo, may makikita kang mag-i-spark. So ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay sira yung kanyang primary. Ang gagawin natin, mga kaibigan, para ma-double check natin, ay ikakabit muna natin to. Tapos testingan natin ng ibang CDI. Try natin, baka yung CDI lang yung sira nya. Alright. So ayan guys, meron tayong bagong CDI at testing natin. Ito yung luma nya, mga kaibigan. 5 watts na the primary. So pwede dito yung pang XRM110. Testingan muna natin, mga kaibigan. Okay, pareho lang sila. Yun guys, at wala pa ring spark yung kanyang ignition. So ang mangyayari niyan, mga kaibigan, ay pupunta na tayo dun sa kanyang stator. Babaklasin natin yung kanyang stator. So ayan guys, pag di primary yung tinutroubleshoot nyo, pag ganito yung wire,
para makasigurado kayo na hindi sira yung susi niya, pwede nyong bunutin yung saksakan doon sa may susi. At ito guys ay wala na siyang saksakan, so ibig sabihin na correcta na to. Yung mga ibigan yung di primary, pag hindi na siya nakakonect doon sa may saksakan, umaandar yan. Kasi hindi na siya nakakonect doon sa may kanyang kill switch. So hindi niya kailangan ng susi para umandar pag di primary, mga kaibigan. Ang kailangan niya, kaya nilalagyan to ng susi para siya mamatay sa kill switch. Yung mga kaibigan, dalawang klase kasi ang system ng ating stator. Yung isa ay battery operated at isa ay di primary. Yung battery operated, mga kaibigan, wala siyang ganitong wire, black red na stripe. Kwan lang yun, mga kaibigan, pwedeng dalawang yellow sa kayong trigger lang, pulser. Yun lang yung wire nun. Dito pa lang, mga kaibigan, ay malalaman mo na kung battery operated o di primary yung motor mo. Kasi yung battery operated, mga kaibigan, ang nagpapaandar dun ay yung kanyang rectifier. Dun kumukuha ng power source yung kanyang CDI, na ang karamihang ginagamit sa battery operated, mga kaibigan, na yung mga ganitong motor ay yung 4-pin. Yan. Tinanggal na natin, mga kaibigan, yung kanyang stator at nakita natin na may damage talaga siya. Mayroon siyang sira. Yun. Ito yung kanyang light coil, nasunog. So, posible din na may sira itong kanyang primary, mga kaibigan. Ang gamit niyang stator, mga kaibigan, ay butterfly type. Yung mga sinaunang motor to, mga kaibigan. So ayun guys, at nagpabili na tayo ng bago, pang Lipan 110 to. Butterfly lang din. Ayan. At kakabit na natin. So tatanggalin lang natin, mga kaibigan, yung dalawang tornilyo na to. Ayan. Sasama na yan lahat, palabas. So ito. Go. Dito lang. Yung mga kaibigan, nakabit na natin yung bago. Hindi muna natin siya nilagyan ng gasket para hindi mabugbog yung gasket. Kasi mga kaibigan, testing muna natin to at paandarin muna natin. Pag umandar na, saka natin siya lalagyan ng gasket. So kabit na natin, mga kaibigan. Yun guys, pag kinabit ninyo tong jack nya,
kailangan pare-pareho sila ng kulay dito. Magkakakulay dapat para umandar siya mga ibigan. Although napalitan na to ng wirings kaya hindi na siya, hindi na pareho yung kulay niya. Pero yung function niya mga ibigan ay andun pa rin. So ayan. Tatadyakan natin, tignan natin mga ibigan kung mayroon na siyang kuryente. Yun mga kaibigan, at mayroon na siyang kuryente. So ilalagay na natin sa kanyang spark plug. So ayun mga ibigan, ganun lang kadali mag troubleshoot ng luma at hindi umaandar na motor. Ang pangunahing pangangailangan ng motor mga ibigan para umandar ay yung kuryente. Yun yung una nyong titingnan. Pag mayroong kuryente naman mga ibigan ay i-check nyo yung kanyang carburetor kung mayroong gas. O kaya i-check nyo yung kanyang spark plug kung nababasa ng gasolina. Kung hindi siya nababasa ng gasolina mga ibigan ay mayroong problema yung kanyang carburetor. At i-upload na lang natin sa ibang video pag mayroon tayong na-encounter na ganun. So hanggang dito na lang mga ibigan, at susubukan daw natin pagandahin yung motor na to. Tignan natin kung ano yung magagawa natin. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan at panonood sa ating channel. Subscribe nyo po ang ating channel at hit nyo po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload. At sana mayroon po kayong konting natutunan, at mayroon po sana akong ma-share sa inyo ng konting kaalaman. Okay. Alright, hanggang dito na lang po. Thank you.